Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng May 29, 2023 na kung saan sa ngayon po ay bahagya na naman na humina si Bagyong Betty habang nasa silangang baybayin po ng Santa Ana, Cagayan about 422 km east away na taglay pong lakas ng hangin na maabot po sa 150 km per hour at bugsa na 185 km per hour. Hindi na po ito banta dito sa mainland Northern Luzon dahil gaya na inyong nakikita ay nakalampas na po ito. Pero nagbabanta naman na lalapit ngayon sa mga isla ng extreme Northern Luzon buong araw po at bukas ng umaga nasa silangang baybayin na po ng Basco Batanes about 158 km east away at pagsapit po ng Miyerkules ay kikilos na po yan pa-recurve pa-northeastward papalayo na po sa ating bansa. Ang magandang balita nga po ay kahit na napakalakas nitong bagyo ay hindi po ito tumama sa alinmang bahagi ng ating bansa pero sa ngayon dahil po sa bagyo ay suspendido ngayong araw ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan dito po sa Cagayan. Nakataas din ang tropical cyclone wind signal number 1 na may pagbugso ng hangin na umaabot po sa 39 hanggang sa 61 kilometers per hour sa may Batanes, Cagayan, kasama na po ang Babuyan Islands, Isabela, Apayaw, Ilocos Norte, the northern and central portion ng Abras sa may Tineg, Lacub, Lagayan, San Juan, Langalilang, Licuan Baay, Malibkong, Danglas, La Paz, Dolores, Tayum, Bukay, Salapadan, Dagyoman, Buklok, Bolinay, maging po sa may Kalinga, the eastern and central portion ng Mountain Province sa may Sadanga, Barlig, Natonin, Paracelis, Bontoc, ganon din po sa eastern and central portion ng Ifugao, sa may Mayoyaw, Aguinaldo, Alfonso Lista, Banawe, Hingyon, Lagawe, Lamut, Kiangan, Asipulo, maging po sa northern and central portion ng Aurora, sa may Dilasag, Kasiguran, Dinalungan, Dipakulaw, maging po sa may Quirino and the northeastern portion ng Nueva Vizcaya, sa may Casibu, Quezon, Solano, Bagabag, Jadi, Villaverde, Bayombong at Ambagyaw. Samantala, nakakaapekto naman po ang southwesterly wind sa ilang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, Kabisayaan, na dahilan po ngayong madaling araw ng mga isolated rains sa ilang bahagi po ng western part ng Central Luzon, Mindoro Provinces, Palawan, western section ng Panay Island, maging po sa ilang bahagi ng Negros, Leyte, Lanao del Norte at Tawi-Tawi. At mamaya ay sisikat ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa, lalo na po dyan sa may Mindanao. Pero dahil po sa bagyo ay maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan na minsan ay may mga pagbugso ng hangin ang patuloy pa rin po natin na mararanasan sa malaking bahagi ng Northern Luzon at dahil naman po sa southwesterly wind ay maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan sa ilang bahagi po ng Mimaropa, western section ng Pangasinan at maging po sa may Zambales, Quirino, Masbate, Kabisayaan at Zamboanga Peninsula. At mamayang hapon, posible ang malalakas na ulan sa malaking bahagi po ng Northern Luzon, dulot po yan ng bagyo at maulap na kalangitan na may mga pulupulong pag-ulan rin ang mararanasan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya mag-ingat lamang po tayo sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, ipinagbabawal na po ang pagpalaot o paglayag sa lahat po ng klase ng sasakyang pandagat. Sa mga baybayin po ng extreme Northern Luzon, seaboard ng Cagayan, maging po sa silangang baybayin ng Luzon hanggang sa Northern Samar dahil ang mga alon po dyan ay matataas dulot po ng bagyo na posibleng aabot hanggang po sa 3 to 6.5 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang papalaot dito sa mga may kulay pula para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!